Ayan, okay. So, okay naman. Nadidinig naman ako. So, mag-start na tayo sa ating session for today. So, itong session na ito ay kinandak po ng EBPLS team. So, ako po si Ken Senson. Ako yung kunwari na applicant na mag-a-apply po dun sa EBPLS. And then, may mga kasama po ako. Sila po yung mga nasa back office. Si Ma'am Mayel Bermas, siya yung magiging role niya is BPLO. Then si Ma'am Christina Velasco, siya yung magiging endorsing office. So may mga endorsing office po tayo na naka-set up. Konti lang yung sinetup namin, usually yung ano lang, yung basic three lang, yung DFP, MHO, at saka MEO. Tapos, si Sir Eric Delostreyes, siya naman yung Treasury Office. So, sila yung mga nasa back office natin. Ayan. So, ngayon, kaya namin kinanda to, syempre, darating yung time na yung pag-apply ng business permit is ano na, magiging online na, di ba nga, tulad ngayon, nagkakaroon tayo ng crisis sa COVID, hindi tayo makalabas, di ba? Pero meron tayong gustong i-establish na business. Tapos ano pa, may mga naka-ready na tayo ng mga documents na galing dun sa LGU. Ito yung mga parang mga initial requirements na mga kinuha natin tulad ng barangay clearance, yung sedula, yung mga documents galing sa mga BFP, sa engineering, sa health, sa Mendro, sa MPDC at iba pa. May mga documents sa tayo. Kaya lang, nataon na nagkaroon nga ng enhanced community quarantine. So, hindi natin na i-apply yung application natin. So, ang gagawin natin ngayon is i-discuss namin o tuturo namin paano i-apply online. Ayan. So, makikita nyo yung application nyo and then yung assessment kung magkano yung babayaran nyo. Meron din naman tayo na online payment na kapartner. Kaya lang dito sa session namin, hindi tayo pupunta ron kasi kailangan kasi may partner ang LGU at saka yung online payment. Ito kasi yung gagamitin natin sample link ay wala po siyang portal para doon. Pero hopefully sa mga LGU na merong EBPLS yun, meron silang mga online payment para pwede kayo magbayad gamit yung smartphone nyo, gamit yung computer nyo or yung laptop nyo. Then ano na lang, mabibigyan nyo na yung ano nyo, yung permit nyo, di ba? Okay, so may mga tayo dito, may mga participants na hindi lang naman LGU, may mga nag-register kasi ng mga business owner. So magkakaroon tayo ng konting introduction about dun sa EBPLS. And ang EBPLS kasi sa ngayon, hindi pa lahat ng LGU meron. Ini-encourage nga namin na lahat ng LGU is magkaroon ng EBPLS para magamit nila tulad ng sitwasyon ngayon, di ba? At least magamit nila. Nung February kasi, nagpaplano kami ng mga training sa mga LGU na taon na pagdating ng March, na lockdown. Tapos ngayon, April, ganun pa rin. Tapos nagkaroon pa ng extension. Actually, dama yung yung cluster region 3 tsaka region 4A, halos yun yung meron pang extension. Okay, so
Kaya rin naman namin to ano, i-orient din sa mga business owner para kung sakali man na tag-ibang lugar sila, walang EBPLS doon. Meron system ang LGU pero hindi EBPLS ng DICT. So kung sakali man na yung business applicant na yun ay magkaroon ng idea na mag-establish ng business doon sa LGU na merong EBPLS, at least may idea na sila, di ba? Alam na nila paano mag-apply, paano mag-check ng kanilang status, di ba, sa application, and then yung application verification at assessment yon. Okay. So una, meron ako dito PowerPoint presentation about EBPLS. So ang EBPLS ay Electronic Business Permit and Licensing System na inaalaw yung mga business owner na mag-file ng application na kailang business permit online, yeah, kung gusto lang kumuha. And ito kasi yung tugon dun sa Isa-Blowing Business Law na pinirmahan ng Paolo natin last years ago. Medyo matagal-tagal na rin. And ang EBPLS natin ay ito yung mga requirement, basic requirement para makapag-apply tayo online. Kailangan natin ng valid email address or active email address. Kasi dyan natin i-confirm yung ating identity na tayo ay authentic human, na tayo talaga yung nag-a-apply ng permit. So meron tayong iba't ibang email provider tulad itong Gmail, Outlook, Yahoo at marami pang iba. So sila yung basic three, yung pinakagamitin. Kung meron kayong ibang email provider, pwede nyo naman gamitin yun. So pag meron na kayong email address, ito tulad itong ato, itong ginawa ko example, si Jenny San Juan. So ginawa ko siyang example para sa application natin. So kung first time pa lang kayo mag-create ng email, so pwede nyo magpuntahan yung create Gmail account. Yan, click nyo lang yan. Then puntahan nyo lang yung unang link. Katapos meron dito create an account, then pwede na kayo mag-fill up ng information. So para magkaroon kayo ng email nyo. Ito yung sa mga wala pa. So kung sakali man na hindi mag-display ito, meron naman tayo ditong Google Apps. Tapos pwede nyo i-click yung Gmail. Ayan, para mapunta sa Gmail natin. Ano? Okay, so bukod doon is, sabi dito, ayan, yung applicant may now proceed to the official website of the LGU. Ini-encourage nga rin namin yung mga LGU na sooner magkaroon na sila ng website. Para pwede nilang puntahan yung portal ng BBLS. Kasi iba't ibang LGU, iba't ibang portal ng BBLS . So may ginawa akong sample website. Ito, sample municipality. Yan. And meron tayo ditong online services. So usually, doon naman makikita yan . Marami kasing mga services na pinoprovide ng LGU. So kung may mga online, so magkakasama yan dyan. Tulad ito, gumawa ako nitong business permits and licensing system. So ikiklik lang yan ng applicant, and then mapupunta na siya doon sa portal ng EBPLS. So ganun lang naman. So kung kabisado niyo naman yung yung portal ng ng LGU, pwede naman siyang i-type sa search bar. So kamukha nitong ginawa ko. So itong staging.ebpls.com
/ebplslc2/index.php/login. Ito yung gagamitin natin ano sa pag-apply. So kasi ano eh, hindi natin, o doon sa mga LGU, ah, hindi natin pwedeng gamitin yung ating official EBPLS portal. Kasi nga, example lang ito. So baka mahalo doon sa mga records nyo. Ano? So next is, ayan. So doon sa mga wala pang account, doon sa system, tayo na, ito, first time pa lang magkakaroon ng account sa portal. So, i-click lang natin yung register now. And then, yan, pipilapan lang natin ng basic information. Yan, basic information. Yan, tapos dito, sa username, ito yun yung, ilalagay mo dito. Sa pag mag-login ka. Ano? So dapat hindi mo makalimutan yung username at the same time yung password, kasi yung password ilalagay mo rin dito. So gamit tayo ng username na actually gawa na to eh, pero gagawin lang ako ng iba pang example. Lagyan ko ng yan. Kasi nagamit ko na yung jenny.sj. So dinagdagan ko lang ng h para bago yung username. Password, minimum is 8 characters. Yan. Verify password. So, kung nilagay nyo dito, lagay nyo lang din ulit. Yan. So, email address. Kung ano yung email address mo dito, yan. Dapat, yun yung ilalagay mo dito. Ayan. Ay, ano to? Teka, di ko ata na-copy. So, copy ulit natin. So, kapag hindi nyo na-copy, click nyo lang ulit. Tapos, habang naka-highlight, Ctrl-C, then Ctrl-V. Ayan. So, dito, ayan. Kapag nakapag-register na kayo, ano, kapag yan ay nagkulay pula, ibig sabihin nandun na sa database yung email address. So kailangan nyo mag-create ng panibago, o kasi ang naka-record na yan eh. Ibig sabihin meron na kayong username, password, di ba, dun sa nung ano kayo, nung nag-login na kayo dito. Kaya lang yun nga, hindi mo na siya pwedeng magamit. Sige, magka-try tayo ng yan. Lagyan ko lang muna ito para lang mag-green. Yan. So pag green yan, ibig sabihin hindi pa siya nalalagay sa database, hindi niya pa nagagamit. So okay siyang gamitin. Next is security question. So favorite color, siguro red na lang. Then verification code, kung ano nakalagay dito, gagayahin nyo lang. GA. Yan, yung isa, hindi ko alam kung O or C, C yun. Siguro, pag nagkamali, retype na lang. So, pwede rin naman mag-click get a new code para mag-refresh. Then, terms and conditions. So, yung ating registration. So, una, dapat daw yung ating information ay tama. Next is yung registrant. Dapat i-validate yung kanilang account dun sa email. Then, number 3, registrant should not create multiple false account. Then, number 4, registrant should keep their account credential. So, huwag niyong i-share sa iba. So, tulad dito, ayan, yung verify code natin, siguro letter C ito. Tingnan natin. Ayun, so C nga siya. So, pag tama yung verify code, magigreen naman yan eh. Then, disclaimer, so, in accordance to RA 10173 or Data Privacy Act, so in my information dito is confidential. I accept the terms and condition. Then register natin.
Yan. Sa pagta-register niyan, sasabihin ng portal na confirm your registration, we have sent a confirmation link to your email. So dapat puntahan niyo yung email na ginawa niyo. Then meron dito na email, EBPLS team, EBPLS validate account registration. So click niyo lang 'to. Then meron dito, please click the link below to validate your registration. So click here. Yan, click here natin. Okay, so sabi dito, registration completed. You can now use your login credential to access the system. Then, thank you. So, back to login tayo. So, yung mga sobrang tab, i-close natin. Para, yan, hindi masyadong, yan, para hindi masyadong madami. Ang dami-daming tab. Then, password. Then, login. Ayan. So, meron tayo dito dashboard. So, dashboard to ng applicant. Ah. And, usually, pag applicant, ito yung pwede natin i-click my application para makita natin yung mga in-apply nating business or any status. So, kung first time pa lang tayo gagawa. So, dito tayo sa click here to apply. No, itong PowerPoint na to, so hindi ko na to masyadong susundan kasi ano na to eh, ito na yung ginagawa natin, ano? So pwede ko na tong i-close. So click here to apply, unahin natin yung new application. So sa new application, dito tayo muna sa application details. So kung tayo ay first time pa lang na business owner. So, i-click natin yung new. And, mode of payment natin, usually annual. So, dito sa gagawin natin, ha, mga example data lang to. And, assuming na yung mga requirements natin o yung mga documentary requirements natin from different endorsing office, yung mga basic requirements ay naka-ready na sa atin. So, meron na tayong mga documents, ano? Kasi yung iba doon, i-upload natin. So, first name. So, lagay ko na lang si Jenny. Last name, Sanuan. Middle name, yan. Then, extension name. Usually, sa mga laki lang naman ito, may junior to third. Or, others. Sa birthday, pwede nyo i-type yung year, kung kailan kayo pinanganak, month and then day. Pwede rin naman na i-click nyo yung text box. Pagka-click nyo yung text box, i-click nyo lang itong April 2020 para maging month. Click nyo lang yung 2020 para maging year. So, kung tayo pinanganak ng year 2000, click nyo lang yung previous. Click nyo lang yung 2000 and then hanapin nyo lang kung anong month kayo. So, halimbawa, February 2. Yan. Then, yung gender natin, meron female, so click lang. Telephone number, kung meron tayong telephone number sa bahay, de, ilagay natin. Pero kung wala naman, pwede naman siyang NA. Ating mobile number, lagay natin. Email address, kung ano yung ilagay natin dito. Ayan, kung ano yung email address natin dito. Ilagay nyo lang. 1, 2, 3, 4, 5, okay. So, ito yun. Next is yung ating house number. So, lagay nyo lang kung meron kayong house number. Kung yung bahay nyo ba, may unit number, lagay nyo lang din. Building name. Kung wala, pwede namang blanco yan. Street. Saan kayong street? Pwede nyo ilagay. Subdivision. Kung meron, lagay. Kung wala, okay lang naman din. Then, yung example natin dito ay Kalumpita. Kasi wala naman tayong sample municipality, di ba? So, nag-assume na lang tayo na kunwari sa Kalumpit yung ating lugar. Tapos, Kalumpit yung ating business. Ano?
So, huwag yun ang galawin to. Okay naman na itong mga to. Hahanapin ko lang kung saan kayong barangay. Yan. Then, postal code, may drop down dito. Click nyo lang yung drop down. Then, emergency contact person hanggat maaari ay may laman to. Kasi ano eh, just in case na may nangyari sa inyo hindi, ano, hindi maganda, at least merong contact yung LGU, ma-inform nila yung contact person na yun. So, sa ngayon, nilagay ko rito yung kunwari husband niya. Yan, husband. Yan. So, pag green lahat yan, ano naman, mapupunta tayo dun sa next stage. So, tayo ay nasa part 1 ha. Ang part 1 natin ay taxpayer's information. So, click next. Pag nagpula yan, ibig sabihin may kulang. So, kailangan nila naman pilapan yon. So, mapupunta na tayo sa part 2, yung business information. Sa business information, maglalagay tayo ng business name. For example, ay San Juan Grocery. Then, yung ating franchise trade name. Kung di naman franchise ang business nyo, skip nyo na lang yan. Then, sa type of business, teka, lagyan ko ng store. Yan. Type of business, meron tayong single proprietorship. Pag pinili niyan, magbabago yung ating DTI registration number, mapupunta rito, pati yung DTI date of registration. Pag pinili niyo naman yung partnership, magbabago din yan, magiging SEC, tsaka corporation, ganun din, pag cooperative, CDA. Ano? So, doon lang tayo sa single proprietorship. Then, kunwari, meron tayong DTI registration number na ganito. And, kunwari, nag-apply tayo bago mag-lockdown. Ano? So, click nyo lang ulit itong text box. Yan. Click natin yung March. Ano? Yan, March. Mga March 2. Yan. Kasi hindi pa naman lockdown yan eh. Or ECQ. So, lagyan tayo ng TIN. Kunwaring TIN number. Yan, yung CTC number, yung kinuha natin CTC sa LGU. Then, lagay din tayo ng property index number. Ito mga kunwaring information lang to ha. Then, dito sa business area, hanggat maaari, yung business nyo o yung business na business owner ay, ayan, kabisado niya yung area ng business niya. Ano, importante yan. For example, maglalagay ako ng 50 square meters. Then, number of employees in establishment. Kung kayo ay merong limang tauhan, so, ilalagay mo rito 6 kasama ka. So, plus yung business owner. Ano? So, 5 yung employee mo tapos plus 1 ka. Number of employees residing in LGU. So, dito lagay natin halimbawa 5 kayo na taga Kalumpit. Tapos, number of male, so siguro tigatlo, tatlong male, tatlong female. Then, telephone number ng business. So, kung merong contact number ang business natin, so mas maganda, mailagay nyo na rin. Mobile number ng business. Yan. So, ilagay nyo lang din. And then, yung email address ng business. Pero kung ito rin naman yung ano nyo, gagamitin nyo, pwede rin naman. Yun na lang din. Sige. Yan. Yan na lang din. Are you enjoying tax incentive from any government entity? So, kapag nag-yes kayo, doon lang yun yung kung anong entity. Pero kung di nyo maalam, no, yun na lang. Dito sa ating business address, so, lalagay tayo ng address ng business natin. Tapos, sa building. Ayan, kunwari Star Building, anong street, then anong subdivision. Then, kung saang barangay yung business nyo.
Siguro dito na lang sa dito na lang, Frances. Then, postal code. So, gano'n lang naman din. Click lang yung drop down. Next, yung ating business buy, rented. So, meron tayong yes at no. Pag nag-no kayo, so, kayo may-ari nung ano, pwesto. Pero kung ito example natin, halimbawa, hindi naman sa akin to, yung star building na to, sa ano, sa mismo ano, malayong kamag-anak, ganun. Pwede nyo ilagay. So, halimbawa, sino ba yun? So, siguro si... Dito muna, si... Okay, ito na lang. Then, monthly rental. Magkano yung monthly rental? Siguro mga 12,000 per month. Tapos, at taga saan siya? O, pwede naman. Sample muna to. Anong street? Tapos, subdivision. So, siguro, dyan na lang din. Then, barangay. Sa postal code, click nyo lang ulit yung down arrow. Then, contact number. Hanggat maaari, may laman. Kasi pag, halimbawa ito, next ko to ah. Ayan. Sabihin niya, email address cannot be blank. So, dapat yung mismong lessor, kabisado nyo yung mga nandito. Ayan, para ano, para hindi siya nag-red mark. So, sino ba to? Si Mayel de Guzman. Ito, ito lang. Okay. So, pag green na, try na ulit next. So, dapat mapupunta na yan dun sa part 3. So, part 3 natin yung ating mga line of business. Ang gagamitin ko is retail na sale ng grocery, ano. So, sa inyo, click lang natin yung add line of business. Then, dito, hanapin natin si... Ayan, retail selling in groceries. Actually, ito naman, makikita naman to sa business permit ng ano eh. Ng bawat establishment. So, sana yun. Madali na nila mahanap yan. Yan. So, click lang yung plus para mag-add. And dahil tayo ay new application, ang lalagyan natin yung ating capital investment. So, for example lang, capital investment natin ay 2 million. So, click lang yung 0.00. Then, type nyo lang yung 2 million, 1, 2, 3. Then, click nyo lang yung check mark. Click natin kung 2 million. Okay, so tama naman, 2 million. Okay, so ngayon, dito sa kanan, yan, ito yung mga binabanggit ko kanina. Meron hinihini-initial na requirements o documents ng LGU. So, sana ito, naka-prepare to. Ano? So, ang kailangan niya ay DTA registration. So, kailangan yung i-capture into image format or PDF format yung mga documents niyo. So, para lang ano, para ma-upload natin. So, sa image format dapat JPEG, JPG, or PNG. And tapos, kung gusto niyo ng PDF format, pwede rin. Pero yung example ko dito, mga ano to eh, image format. So, ang gagawin nyo lang naman is click lang yung down arrow, click lang yung DTI SEC CDA registration, click nyo lang yung choose file, then hanapin natin yung documents. Ayan, ito yung mga example ko na documents. Una is DTI registration. So, click nyo lang yan, open, then upload file. So, kapag naka-upload file na kayo, ayan, magkakaroon naman ng checkmark yan. So, okay na, na-upload nyo na. Next, yung barangay clearance, click nyo lang yung down arrow, click nyo lang yung barangay clearance, click nyo lang yung choose file, ito yung barangay clearance natin, open, then upload file. Yan, then next, yung CTC,
So, click nyo lang ulit yung down arrow, Community Tax Certificate, click nyo lang yan. Choose File, CTC, Open, then Upload File. Ayan, so meron na tayong mga upload the documents. Next is yung ating Part 4. Sa Part 4 naman kasi, ano, preview na lang ito eh. Preview ito ng mga ginawa natin. So, double check lang naman kung tama ba yung mga nalagay niyong info. So, kung tama naman yung mga nalagay niyong info dito, pwede na itong isubmit. Then, sabi dito, confirmation required. By clicking the submit button, you will no longer be able to edit your registration details. Are you sure you want to submit? O kapag wala na kayong babaguhin, yes, submit and finish. So, pag nasubmit mo na yung application mo, pupunta na yan sa ano? Sa for verification, i-verify na yan ng BPLO ng LGU. Then, i-download na yung mga na-upload mo na documentary requirements kung tama ba, yung mga nilagay mo info, kung tama. Kapag naman okay yan eh, mapupunta na yan dun sa mga endorsing office. So, walang kahirap-hirap. Pero kapag may mali o may issue, i-decline na yung application. Pagkatapos, i-inform ka kung ano yung mga dapat po i-comply. Siguro, documentary requirements or meron kang na-fill up na mali na info. So, ang kaya-kaya ang mangyayari dyan. And then dito, sa action natin, so mamaya, habang nagbabago yung status, dumadami yung action natin. Ano? So, sa ngayon, itong unang action natin, yung view application form, yung eye icon. So, pang-view lang naman ng ano yan, nung pinilap mo. Ano? Ayan. Kung gusto mong bumalik ulit doon sa status, so click nyo lang ulit yung my application. Then, kung nagbago kayo ng isip, mali pala yung na ilagay yung data o info or documentary requirements, pwede nyo i-cancel yung application. Pag kinasin nyo yan, mapupunta siya doon sa ibang status. Sorry, ito yung mga status natin. Ano? Yan. So, mamaya, pupuntaan natin yan. Ito naman, background information. Yan lang naman yung kalagay. Tapos yung ating status history. So sa ngayon, ito pa lang yung status niyan. So mamaya, kapag nagtuloy-tuloy na yung proseso niyan from BPLO sa mga endorsing office, magkakaroon na dito ng action, ng date and time, duration, tapos system user. Ano? So mamaya, tingnan natin. So sa ngayon, for verification pa rin. So habang nasa verification yan, so i-try ko naman na mag-apply na rin ng renewal. Kunwari, tayo naman ay renewal na applicant. Ano? So, gagawin nyo lang, create application, pwede dito sa button na to. Pwede rin naman balikan yung logo ng EBPLS, click nyo lang yan. Then, click here to apply. So, pwede rin yun. Sa renewal natin, so, doon pa rin tayo sa application details. Click nyo ang renewal. And then, meron tayo ditong mga search button. Itong link business, kailangan tama yung email address nyo eh, para mailink nyo yung business permit nyo, doon sa email nyo. Wag muna yan. Wala pa tayo dyan. Pero dito sa search existing business, kung meron na kayong record before na meron ng EBPLS ng LGU, pwede nyo i-click yung search existing business.
Tapos, pwede nyo i-load yung record nyo. Pero sa ngayon, wala pa eh. Kaya mag-ano muna tayo, magta-type muna tayo. So, dito muna tayo sa payment mode. Sa renewal natin, meron tayong annual, semi-annual, tsaka quarterly. So, mag-semi-annual tayo. Yung record na ilagay natin dito, yung kamukha na lang din ng new para mabilis tayo. Ano. So, ito na lang din. Ito. Tapos, birthday. Tapos, gender. Telephone number. So, ganun din. Wala rin naman. Email address. Yan. Tapos, house number. Street. Subdivision. Then, barangay. Yan. Postal code. Then, yung kamukha nyo kanina. So, kaya ko siya pinilipila pa na kasi wala pa tayong record ng renewal. Pag nagkaroon tayo ng record ng renewal, in-load na lang yan. Mas mabilis yun. Yan. So, type lang ulit natin. Business name. So, for example, meron akong pangalawang business. Ano, ang business ko ay fruit and vegetable. Yan. So, click lang natin itong business name. Type tayo ng San Juan Fruits and Vegetable Store. Yan. Yan. Pangalawa kong business. Next, single. Then, DTI registration number. Mga kunwaring info lang muna to. Tapos, sinabay ko na rin yung application niya no March 2. Hindi pa lockdown. Then, TIN, CTC number, property number, then business area. So, katabi lang ito ng ano ko, ng grocery, pero mas maliit siya. So, mga 10 square meters lang. Number of employees in establishment, meron akong ibang tauhan doon. So, maglalagay ako ng 2. Then, number of employees residing LGU. So, silang dalawa rin. Tapos, number of male employees. So, tingin isa, isang lalaki, isang babae. Telephone number ng business. Dahil maliit lang naman yung store ko, wala siyang telephone number. Mobile number na lang. Then, email address, ganun din. Gayahin ko na lang ito. Then, are you enjoying tax incentive? So, no pa rin ito. Basta pag meron na, lagay yun ako ng government entity. Then, house number ng business. Magpwede. Siguro ito na lang. Street. Subdivision. Then, barangay. Nandito na lang. Yan. Tapos, postal code. And then, nirerentahan ko ba to? So, siguro sarili ko ng pwesto to. So, no na lang. Tapos, next. So, dito, sa part 3 natin, ang gagawin natin ay yan, online of business tayo. Hanapin natin yung retail. Yeah, retail sale ng fruits and vegetable. Ano? Then, click lang natin yung plus para mag-add. Kapag renewal kasi, dito, yan, maglalagay tayo ng essential tsaka ng essential. Ano? So, yan, kabisado naman ng ano yan, ng mga LGU tsaka mga business owner kung kanila bang products o service ay nasa part ng essential or non-essential. So, sa ngayon, maglalagay ako ng essential lang. So, halimbawa, mga 50,000. Yan. Then,
Naglalagay ako ng asset size sa capital investment. Yun na rin. Siguro mga, kung ito ay 50,000, ito ay siguro mga 100,000. Okay. Click lang ulit yung check. Tapos, so dahil fruits and vegetables ang ating line of business, so di ba meron siyang timbangan. So, gagamit tayo ng measure or packs. So, add, measure or packs tayo. Then, yung number of unit, kung ilang peraso yung timbangan natin, isa lang. Capacity niya, kung gaano kabigat yung kayang i-handle ng timbangan na yun, 10 kilos. Ayan. Then, yung measure or packs natin, ano yung ginagamit natin? So, ito, timbangan. Ayan, yung manual na timbangan lang. Tapos, ang line of business natin ito ginagamit sa ating retail sale ng fruits and vegetable. Tapos, save lang natin. So, ganun kapag maraming measure or packs tayo na siniset. So, depende naman sa LGU yan. So, pwede nga lang yan, actually, sinasama naman yan dun sa mga resibo pag nagbabayad tayo, diba? Yung measure or packs natin. So, next is, ganun din yung ating pag-upload ng documentary requirements. So, ngayon, meron siyang inihingi ngayon na occupancy permit. So, click nyo lang yung down arrow, click nyo lang yung occupancy permit. Then, choose file. Then, nasa na ba yung ating occupancy? Ito, certificate. So, click nyo lang yan, then upload file. Next, ganun din yung ating ITR. Click nyo lang yung down arrow, click nyo lang yung ITR, choose file. Ito, yan, financial statement, open. So, ganun din ha, PNG or JPEG or JPG, or PDF format. Yun pa rin yung kailangan. Upload file. Then, yung barangay clearance. Click lang yung down arrow, barangay clearance, choose file. And then, click lang itong example natin, open, then, upload file. Ayan. So, pero na tayong part 3. Okay na? Next is, doon na tayo sa part 4. So, click nyo lang natin yung next. Ayan. So, meron tayo dito summary or preview. Kung okay naman na, meron tayong babaguhin dito. Click nyo lang yung submit. Then, yes, submit and finish. Pero halimbawa, nag-decide ako na save ko muna. Hindi ko muna siya i-submit. So, cancel natin, save as drop. Yan. So, mapupunta yan dun sa status of application natin sa may down arrow nasa not complete. Yan, yan yung ginawa natin. Halimbawa kasi pupuntahan mo pa yung ibang yung documents. Halimbawa, nandun sa drawer, di ba? Medyo secure yung pagkaka-set mo dun sa drawer mo at gusto mo nang i-save yung ginawa mo. So, click mo lang yung save as drop. Tapos, pag nakita mo na, na-picture mo na, na-scan mo na, so, babalikan mo na ngayon yung application mo. So, mag-login ka lang ulit, puntahan mo lang yung my application, puntahan mo lang yung status of application, puntahan mo lang yung not complete. Kasi dito yung nakasave yung mga draft. Click mo lang yung continue application. Ayan. Tapos, pwede mo nang i-next kung wala ka nang gagawin sa part 1. Sa part 2, kung wala ka nang gagawin. Next din. Then, ayan. Pwede mo nang i-upload yung documentary requirements na kulang. Then, next lang ulit. So, kada part 1, part 2, part 3, may mga save as drop naman yan. So, kaya, pwede mong nasa part 1 ka pa lang, mag-save ka na. Pwede naman yun. Next is, submit.
Yan, yes, submit and finish. Yan. So, okay na yung ating application para sa renewal. So, yung ano na bahala dyan, yung back office natin, yung LGU na bahala. So, check natin kung nasaan na yung new natin. So, kung pwede nyong i-click yung status of application ulit, then click lang itong white background. Ayan. So, nasa, ito yung new natin. Ayan. So, mabilis lang. Ayan, no. Yung mabilis lang yung naging changes. So, nagkaroon na siya ng status application na license issued. So, check natin yung mga action button dito. Una, check natin yung assessment. Ayan. So, ito yung babayaran natin sa new application. Meron tayo ditong tax order of payment. So, pwede natin itong i-print. O, pwede yung ano na, LGU na yung mag, ano nito, magbigay nito sa inyo. Tapos, pwede nang ibigay sa treasury for payment. Pero kung online payment, puntahan natin yung isa. Post natin to. Online payment ang gagawin nyo. Back natin. Balikan ulit natin yung status of application, yung white background. Kaya, click ulit natin to. Yung white background, tapos, ito, so view payment. Ayan, so meron tayo dito, payment button. So, click natin yan. So, pwede kayo mag-pay through online. Pero sa akin, wala kasi, kaya, ano lang, ganyan lang siya. Tapos kung gusto niyo ma-view yung permit niyo, so pulihan ulit natin yung status of application, yung white background. Ito siya, yung view permit natin. Ayan, so naka, di ba? So meron tayong view permit. So ito yung magiging, ito yung bibigay sa inyo ng LGU, mas na niretrieve nyo na yung business permit nyo sa kanila. Tapos, check natin yung ano, yung meron pa isa eh. Asa na ba yun? Ito. Ito, ito. Status history. Ayan. So, from verification, ayan. Ito yung naging action nyo. Ito yung kung kailan nyo binerify, tapos kasi nag-verify. Yung nag-approve ng building official, ito. So, saglit lang niya na-approve. Kasi ano yun eh, nakuha mo na yung mga endorsing office documentary requirements nila eh. So, nakita nila sa meron sila record. So, mabilis lang nilang na-approve yan. Ganun din naman yung BFP. Meron ka ng record sa kanila eh, na ano, compliant ka naman na. Kaya, mabilis lang din yung pag-approve nila. Ganun din sa MHO. And then, so, yan. So, yung tama naman yung pagkaka-set ng, ano, ng assessment. Kaya mabilis lang din. Yan. Kung nag-online payment ka, mabilis lang din. Pero dito sa example natin, ah, nag-assume na lang tayo na nag-online payment. Ano? So, para lang ma-generate yung permit. Then, issue permit is saglit lang din. So, halos ang naging total time process natin ay almost 7 minutes and 23 seconds lang. So, ganun yung sa new. So, check natin yung isa kung ano status ng renewal. Renewal, for endorsement siya. Okay. So, mamaya natin, tingnan natin itong isa. Background information. May nagbago ba? Ito yung nagbago. Yung payment history. Ayan. So, tingnan natin kung nasaan na yung renewal. So, every time kasi na nagbabago yung status of application natin, so, yung iba, nagkakaroon ng additional action dito. So, hindi lang natin to inantay kasi medyo short lang din yung time natin. Gusto lang namin natin ipakita rito na
pag ano ang VPNs ng DICT is ano mabilis lang. Walang kahirap-hirap. Basta lahat ng documentary requirements mo naka-ready na, yung meron kang pambayad online naka-ready na rin. And alam mo yung mga LGU na kung ano-ano yung merong EBPLS, mabilis lang. Ayan. So, ano naman, yung ating group chat, I think. Ayan. So, may mga question, may mga question ba rito? Pero, ayan, open naman ang group chat namin. Pwede nyo, pwede kayo magtanong doon. Pwede rin kayo bigay ng mga comments. Kasi gusto namin itong may push pa rin. Kahit na naka-ECQ tayo. Pero hoping nga na madadagan pa itong mga training na to sa mga LGU. Kasi kailangan to ngayon. Okay, so yung ano naman, itong business retirement, wala pa kasi tayong mare-retire na business eh, kasi wala pa naman tayong, hindi pa naman dumarating yung another year. By ano to, kung ngayon ay 2020 by 21, 2021 pa tayo makakapag-set ng business retirement. Pero tingnan natin yung total. For endorsement pa lang naman to. So tingnan natin yung search pero wala pa rin pala eh. So another year pa rin pala yon. Okay? Siguro medyo mahigpit ng konti sa renewal. Kaya yung ating endorsement ay hindi pa tapos. Okay. So, saglit lang siguro inayos pa ng back office. So, check ulit natin. So, kapag nag-agay tayo, kung gusto niyo baguhin yung profile, pwede naman. Kung gusto niyo baguhin yung my accounts, pwede rin naman. Kung magbabago kayo ng password or magbabago kayo ng security question, so pwede naman dun sa my accounts. Pero siguro yung applicant na yung bahala dyan mag-setup. Itong ibang link na to, so wala pa naman to. Hindi pa naman to masyadong nagagamit. Kaya skip na natin to. So check natin ulit yung ayan pala, so nagbago na yung ating status. So, shine for assessment na. Check natin kung magkano yung assessment. Ayan, so, kaya pala medyo tumagal ng konti. Nag-set up pa sila ng annual inspection fee. So, kunwari lang ito na na kasama ang annual inspection fee nyo doon sa sa resibo. Lalo na yung mga MEO natin. Pati yung MHO. Yan. Then, ito yung binanggit ko kanina. So, yan. So, may kasama siyang weight and measure. Tapos, ito lang. Basic lang ito, mga tax and fees. So, yung iba kasing LGU. May mga ibang nakasetup doon. So, yan. So, meron tayong itong semi-annual first SEM, tsaka second SEM. Ngayon, kung ang pera mo ay kulang, mga kulang, yan. Pwede mo siyang gawing quarterly. Ayan.
pwede mong mahatian. Pero kung may pabayad ka naman na buo, pwede naman siyang gawing annual. So, pwede naman yun. Yan. So, set na, check natin yung ating... Yan. So, ito yung ating i-print o yung LGU na yung magbibigay sa inyo para idadalin sa treasury. Yan. Tapos, for safety, ano na rin, security, ano yan, feature na rin ng system, yung meron siyang QR code. Wag hindi naman yung business permit, meron din siyang QR code. So, check natin kung ano yung status. Okay, so license issued, kunwari ay nag-online payment na tayo nito. Yan, so meron siyang for payment for, ayan, sa July. Meron din siyang for payment sa October. Ayan, so pwede niyong bayaran niyan online din. Ano pa ba? Check natin yung isa pa. Yung kanyang... Yan, yung view permit. So, usually, ganun din naman ang itsura niyan. Ayan, QR coded din para secure. Tapos, check natin kung gaano katagal yung naging process. Ayan, so, total time process natin, no? Almost 7 minutes lang din. Ayan. So, na-approve ng MEO. Ayan. Wala pang 2 minutes. Kasi meron na siyang record mo eh. Diba? So, ano lang yan. For approval na lang din. Ito rin. MHO, BFP. So, may mga record ka na. At okay naman sa kanila. Kapag okay naman sa kanila, mabilis lang ang, ano, ang proseso. So, ayan. So, ganun lang kabilis ang pag-apply ng business permit online. Ganun din kabilis yung assessment. Mapibiyo mo na yung mga ano mo, magkano ibabayaran mo. Tapos yung mabibiyo mo na yung permit mo. So, walang kahirap-hirap. So, kung ano, kung may mga tanong kayo sa ano, sa about sa EBPLS ng DICT, so yung mga business owner na nakikinig, ayun, pwede nyo, ano, chat nyo lang doon sa YouTube natin. Yung mga LGU na nag-participate, kung may tanong kayo, pwede rin naman doon sa YouTube chat. Or yung iba naman kasing LGU na nandito, ano naman eh. Meron naman kaming group chat na ginawa. So, ano naman, on time kami lagi mag-assist sa kanila. Pag may mga issue, so sinasolve namin kaagad. So, natulog namin dito ang project management team ng DICT Central, EBPLS team din nila doon. So, talagang full support sila. Hindi lang naman sa cluster namin, pati sa ibang cluster. And we're hoping na ano, dumami pa yung EBPLS sa iba't ibang LGU. Kasi nga, ito rin, para hindi na masyadong hassle ang mga applicant natin, di ba? So, yung gusto naman talaga natin o ng DICT is mapa-streamline yung proseso. Para naman, para malaking bagay na rin sa kanila yun. Para mabilis yung pag-task ng ano natin, economy. Tulad ngayon, di ba? Medyo nag-slow down yung economy natin, medyo hirap tayo ngayon, pero sana after itong ECQ natin, makabawi tayo at hindi na makabawi, mas mapabilis pa yung mga proseso natin. So, thank you sa ano, sa back office, and kila Mayel, kay Tim, kay Eric, kasama din namin dito si Ma'am Sinag nung nagte-testing kami, and ano naman, lagi kami naka-antabay sa mga LGU. So, yun lang naman. Thank you sa pakikinig sa amin. Next time ulit,
try na ulit mag-come up pa ng ibang mga training. So yun lang. Thank you.